Natawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat dyan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa druga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na nirape, inaabuso ng putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after sa City Hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap sa harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala, na, yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ewan kong, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganun ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganun lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang yung nagsasabi, I will protect the city. Ano putang yun? Pakahipokrito ko naman. Huwag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang dapat sinabi ko, stop or patayin kita. Magdiritsahan na lang ako. Total akin lang naman to. Allow me because you know, yun ba talaga ang totoo? Ang ganam ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Putang ina ninyo. Yan ang totoo. Bitawan na natin. Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President. Sabi niyo na po.